Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 a.m. daily devotion. So ako, happy po ako kasi nagpapakita na naman ako sa inyo sa camera. Mas gusto ko yun. Matagal lang i-edit pero so much better para nagkakakitaan tayo. No? So kung kayo po ay bago dito sa channel na to, please subscribe. Kung gusto niyo po yung mga devotions, mag-aral ng salita ng Diyos, lumalim sa pagkakilala sa Panginoong Kristo, subscribe lang po kayo. Tap nyo po yung notification bell and then yung all. And then pwede po tayong sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos. Now, ang pag-usapan natin ngayon eh, magkano ba yung pinakamahal na perla sa buong mundo na natagpuan sa Palawan? So, tingnan natin. Ito, article to sa Forbes. So, this $100 million pearl is the largest and most expensive in the world. So, ang pagmamayari ito ng isang Pilipino dati, and then napunta na sa ibang bansa. Pero yung value niya, $100 million. So, dati ano lang to? Nung binabasa ko yung article nito long time ago, nilalagay lang sa ilalim ng ano, ng higaan. Parang pampaswerte lang. Hindi niya alam kung ano talaga yung value nito. Sobrang mahal pala nito. $100 million. Pwede pa umakyat ng $200 million yung presyo. Now, just imagine this. Nakita mo to sa kapitbahay mo, no? Meron siyang ganon. Hindi niya alam yung value nun. Para sa kanya, lucky charm lang. Would you sell your properties, bahay, lupa, at sama mo na yung pera mo just to buy that pearl? Bibilin mo ba? Kung binibenta naman sa'yo, let's say, okay, 10,000 pesos, sa'yo na. O kaya, 100,000 pesos, or 1 million, hindi mo ba bibenta yung mga ari-arian mo just to buy it? Kasi business-wise, eh, bibenta mo talaga para makakuha ka ng mas higit pa kesa doon sa... By the way, yung value niya ngayon, no, exchange rate niyan, 54.7 kada isang dolyar. So, ang value niya ngayon ay, kung $100 million, ay 5.4 billion pesos. So, napakalaki. Hindi mo nga ma-imagine paano mo gagastos inyong 100 million, eh. Ito pa kaya... Eh, kahit yung butal lang, 472 million, butal lang yun, ha? Hindi mo na alam paano magkakasas yun, how much more? 5.4 billion pesos, napakalaking amount. Now, question is, ibebenta mo ba yung mga properties mo just to have this pearl? Ayun po yung istorya ng devotion natin ngayon. Sabi ni Jesus Christ, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. So, para daw tayong mga negosyante, no? Naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. So, inihambing ng ating Panginoong Hesukristo yung kaharian ng langit sa isang negosyante na naghahanap ng perlas. Anong gusto ng isang negosyante? Tumubo. Gusto ng negosyante magkaroon ng investment, nakikita siya. So sabi niya, parang ganun yung kaharian ng langit. No, ipagpapalit mo lahat ng ari-arian mo just to have it, just to gain, just to become part of the kingdom of heaven. Kaya po, ang katuroan natin ngayon, the kingdom of God is a great exchange. You know, yung kingdom of God, by the way, pag sinabing kaharian ng langit, kingdom of heaven, kingdom of God, pareho lang po yun. So, the kingdom of God is a great exchange. And by the way, kung kayo po ay nabibless dito sa ating mga devotions, at gusto nyo pong mag-sponsor, blessed na blessed talaga kayo, no? Gusto nyo mag-sponsor ng mga videos natin, welcome na welcome po. Tingnan nyo lang po sa description sa ibaba ng video na ito. So, the kingdom of God is a great exchange. Pag nakita mo, para kang negosyante, nakita mo yung kaharian ng Diyos. Sabi mo, oh, napakaganda. So precious. Sabi ni Jesus Christ, i-give up mo lahat. Lahat ng meron ka just to have that precious pearl, the kingdom of heaven. Number two, the kingdom of God is losing and gaining. Ang kaharian daw ng Diyos ay it's about losing something in order to gain something. Kumbaga may mawawala talaga sa iyo. Parang kagaya nitong negosyante na to, mawawala ang kanyang ari-arian, siguro mga lupa, bahay at mga sakahan. Pero nawalan ka nga, pero magkakaroon ka naman ng napakamahal na perlas. Okay?
So parang ganito, na wala ka ng kotse, bahay, lupa, mga sakahan, okay? Pati business mo, negosyo mo, binenta mo na rin in order to have this pearl. Pero tumubo ka naman, that's $5.5 billion. Ay, billion pesos. So parang ganun, may mawawala sa'yo, pero magkakaroon ka. The kingdom of God is losing and gaining. Number three, the kingdom of God is worth giving your all. Bakit? Kasi sa kingdom of God, hindi ka malulugi. Parang perlas yan ha, $100 million yung, ano, yung presyo. Malulugi ka ba dito pag binenta mo yung sasakyan mo? Nag-swap ka, sige sa'yo na yung kotse ko, akin na yung perlas mo. Pampaswerte lang naman sa'yo yan eh. Pero alam mo yung presyo, ganito. Malulugi ka ba? How much more kung ang pinagpalit mo sa mga possessions mo na hinihingi ng Diyos na give up mo, eh kaharian ng Diyos. You know, mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. So, the kingdom of God is worth giving your all. Yes, totoo, may mawawala sa'yo, pero magkakaroon ka. At yung kaharian ng Diyos is worth giving your all. Walang lugi, para ang negosyante na jumakpat. At sana po maunawaan natin to ng lubusan. Samahan niyo po ako sa daily devotion natin tsaka sa mga post ko. Lagi kong tinatalakay yung kingdom of God, kingdom of heaven. Why Jesus talk about the kingdom of God more often than any other topic. Laging kingdom of God ang laman ng bibig ng Panginoong Jesucristo. So bilang application natin, be ready to have an exciting life. Just imagine this. Kung ikaw, pinagpalit mo yung bahay at lupa mo dito sa perlas na to, exciting yung buhay mo. Wow! You have $5.4 million, no? Anong, paano mababago yung buhay mo ng $5.4 million? Kahit di ka na magtrabaho, parang kumikita ka ng everyday. Magandang computer niya, no? Sa buong buhay mo, parang kumikita ng million-million siguro every week kung i-divide mo siya sa buong buhay mo. Talagang mababago yung buhay mo ng perlas na to. Pwedeng for the worse or for the better. Pero po, sa kaharian ng Diyos, mababago rin talaga yung buhay mo. Nang higit pa kaysa sa perlas na yan. Kasi kingdom yan ng Panginoon eh. Sa kingdom merong king. Ay yung king natin ang Panginoong Jesucristo. At pag pinagharian ng Panginoong Jesucristo yung buhay mo, mababago talaga yung buhay mo. Once you submit, you surrender yourself and everything you have under the Lordship of the Lord Jesus Christ, you will be transformed. You will be changed. At exciting po yun. So be ready to have an exciting life. Pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, sabi sa Matthew 6.33, pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, magiging exciting talaga yung buhay mo. At yung mga bagay na kailangan mo, dadagdag na lang sa'yo ng Panginoon yun. Hindi na yun ang purpose ng buhay mo. Yung magkamal ng mga pangailangan mo, salapi, etc. Dadagdag na lang ng Lord yun sa'yo. At yung buhay mo, very exciting. Number two, be ready to lose all your possessions. Kung sakaling hihingi ng Diyos, i-give up mo lahat ng mga possessions mo, be ready to lose them all. Tandaan po natin, kapag bless ka ni Lord, let's say, na-promote ka sa work mo, lumago yung business mo, or nagkaroon ka ng maraming mga opportunities, yung mga blessings na yon, yun din yung itetest sa'yo ni Lord para matest yung puso mo. Halimbawa, si Abraham, binigyan ng Diyos, wala siyang anak, binigyan siya ng Diyos ng blessing, no? Si Isaac. Yung blessing na yon, ginamit rin ng Diyos para itest ang puso ni Abraham. At sabi ni Diyos sa kanya, sige, give up mo yung anak mo para sa akin. At pinili na Abraham ang Diyos kesa dun sa anak niya. And because of that, the Lord blessed him even more. He became the father of many nations. Kaya po, sa ating relasyon sa Diyos, be ready to lose all your possessions. Kung hingin ng Diyos, itest ng Diyos yung puso mo. And I believe, bawat isa sa atin, itetest ng Diyos yung puso natin. Sino ba talaga yung pinaka-priority natin? Nasa pinaka ibabaw ng listahan natin ng minamahal, iniibig, prina-prioritize. Diyos ba? O yung mga kabuhayan natin? Tetest ng Lord yon. At kung ikaw handang-handa ka to lose everything because you choose God, eh talagang yung buhay mo ay mailalagay sa tama. Kasi yung pinipili mo, laging tama, laging Diyos. Sa Diyos, di ka malulugi. Sa kaharian ng Diyos, di ka malulugi. So, be ready to lose all your possessions in order to gain all of Jesus' possessions. Gusto ko sana talakayin ito lahat, no? Let's see kung matatalakay natin. Luke 14.33. Sabi rito, in the same way, those of you who do not give up everything
you have everything you have cannot be my disciples. So talagang merong ano eh, pagsusuko ng lahat ng meron tayo. At and kung hindi mo kayang isuko 'yon, if you do not give up everything, you cannot become a disciple of the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, Matthew 16:25. Sabi ni Jesus rito, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay, inuna mo yung kabuhayan mo, buhay mo. At si Jesus ginawa mong second na lang. Sabi rito, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. You want to prioritize your own life? You will lose it. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So if you lose your life for the sake of Jesus Christ, you will gain it. At meron nga isang missionary, ang pangalan niya si Jim Elliot. Talagang ginugol niya yung buhay niya sa pagmimisyon. At yun na yung ikinamatay niya. No, pinatay siya ng isang tribo na mini-mission nila. I think sa Papua New Guinea yun. At sabi ni Jim Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ang tao daw na, sabi niya, hindi daw estupido yung isang tao na gi-give up ang lahat na hindi niya naman kayang dalhin sa kabilang buhay in order to gain, upang magkaroon ng mga bagay na hindi mawawala sa kanya. He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Very similar po sa sinabi ni Jesus Christ. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Now, be ready to lose all your possessions. That's the first part. Yung second part neto, in order to gain all of Jesus' possessions. Sino sa atin na nanonood ngayon, no, na naniniwala na lahat ng possession ni Jesus Christ, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay possession mo din. Ang lahat ng pagmamay-ari ng Panginoong Hesukristo ay pagmamay-ari mo din. Amazing, no? Parang hindi ka panipaniwala. Pero dahil yun ang sinasabi ng Biblia, ipapaniwalaan ko. Sabi po ni Apostol Pablo, Romans 8:16-17, sabi niya, tayo daw, ang Espiritu ang nagpapatotoo. Hindi ito sinabi ng kahit sino, hindi ko sinabi lang ito. Ito ay sinabi. Ito ay pinapatotohanan ng Espiritu ng Diyos. Kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay? Kung tayo ay anak ng Diyos, sabi dito, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Ikaw, ako, kung anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos, lahat tayo ay tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Actually, yung translation na yan, nakasama, parang napakahina eh. Parang hindi siya ganun ka-accurate. Sa English niya na ay co-heirs. Mas tama to. Ang ibig sabihin nito ay kapwa tagapagmana ni Kristo. Sabi po sa Bible, lahat ng nakikita mo, buong universe, buong creation ay mamanahin ng Panginoong Hesukristo. Siya yung tagapagmana ng lahat. Kung tayo ay kapwa tagapagmana ng Panginoong Hesukristo, we will also inherit everything. Kaya ang problema kasi tayong mga tao, masyado tayong naro mag-isip. Ang nakikita lang natin, anong nangyari sa buhay natin, dito sa mundo, anong property natin, busy tayo sa mga kabuhayan natin. Pero hindi natin nakikita kung kano tayo kayaman sa ating Diyos. Kung ano ang pagmamayari ni Jesus, pagmamayari mo rin. Kaya ito, co-heirs with Christ eh. Sa Hebrew, sa Greek niyan, tingnan natin sa Greek ha, Romans 8:17. Sun kleronomoi. Ang ibig sabihin na ay joint heirs. Yan yung Greek niyan. Sa ang New Testament kasi sinulat sa Greek sa originally. So ito yung ginamit na word, joint heirs. Ibig alam niyo ba yung joint account? Ako at saka yung misis ko may joint account kami. Kung may 10,000 doon sa bangko namin, kung magkano yun, 10,000, yun yung pagmamay-ari ko, yun din ang pagmamay-ari ng misis ko. Joint account. Tayo, joint heir ni Kristo. Kapo at tagapagmana, may joint account tayo with the Lord Jesus Christ. Kaya kung anong pagmamay-ari ni Jesus Christ, pagmamay-ari mo din. Ganun tayo kayaman. Now, kung matuklasan mo na ganun pala tayo kayaman sa Panginoon Jesus Christ, hindi mo ba ipagpapalit ang lahat ng bagay just to become part of the kingdom of heaven? Kaya, napaganda ng devotion natin, no?
ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante naghahanap ng mamahaling perlas. Yung kaharian ng langit parang mamahaling perlas, gi-give up mo lahat just to have it. So surrender mo. Pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. That's the kingdom of God. Napakalaga ng kaharian ng Diyos na gi-give up mo lahat. Just imagine this. Kapwa mo, tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, hindi mo ba gi-give up yung buhay mo para sa Panginoon? By the way, yung possession ni Jesus Christ na mamanahin natin, bonus na lang yon. Ang pinaka-importante niyan, ma-restore yung relationship natin sa Diyos. Ayan. Hindi ko pala nalagay yun sa discussion natin. Masyado akong na-carry daw, na-excite akong gawin yung devotion natin. So para sa discussion natin, anong natutunan mo rito sa devotion natin ngayon? Paano mo ito masasabuhay? Discuss po natin yan sa ating mga small group. Dapat may small group tayo, no? Sa ating mga asawa. At ipanalangin natin na ma-realize natin na, o nga no, dapat pala magsilbi ko sa kaharian ng Diyos. Gamitin ko yung buhay ko sa pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Para po sa comment section natin, what have you learned today? Ano natutunan niyo sa devotion natin ngayon? And let us know in the comment section below. And don't forget to share this video. Alam ko mapapagpala yung marami sa atin. No? So God bless you po. Makita ito tayo bukas, alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. And don't forget to pray right after this. Kausapin natin ang Panginoon ng masinsinan. Heart to heart talk. At unawain natin ano ba yung pangungusap ng Diyos sa atin. So yun lamang po. See you tomorrow, 5 a.m. God bless you all po.